Nagpalabas na ang DOJ ng mga subpoena para sa may 38 sangkot sa Aman Futures at Rasumal Investment Scam para sa isasagawang investigasyon sa Maltes. Kanina, humarap sa NBI ang kapatid na sinasabing promotor ng Rasumal Group na naghugas kamay sa kaso. Personal na sumipot sa NBI sa Iligan si Vice Mayor Jenny Maya Rasuman kanina. Kapatid siya ni Coco Rasuman na nasa likod umano ng Rasuman Investment Scam. Ipinasampina na NBI ang Vice Mayor dahil sa reklamong estafa. Mahigit 4 milyong piso ang tinanggap umano ni Rasuman para i-invest sa kanyang kapatid. Ayon sa NBI, nangako raw itong haharapin ang kaso. He denied na tumanggap siya ng pira from this complainant. Pero hindi kontento sa paliwanag ni Rasuman ang mga sinasabing na biktima nito. Galit na galit ako. Then nakita ko sa kanya na ito yung mga taong nanloko sa amin. Kwento ni alias Umar, marami silang nasilaw hindi lang sa malaking kita, kundi pati na rin sa magandang promo. Kapag umabot daw sa 30 million pesos ang investment, may libre kang Hilux. Mas malaki ang halaga, mas mahal at maganda ang sasakyan. Naingganyo din kami, sabi ko. Sayang itong opportunity na ito. So pumasok ako. Sa kabila nito, ayaw pang magsampan ang kaso ni alias Umar. Umaasa pa rin kasi siyang mababayaran. Problema pa ng NBI, sampu pa lang nagre-reklamo na nabiktima ng Rasuman Group. Bukod kay Vice Mayor Rasuman, inaalam din kung may koneksyon sa Aman Futures Scam si Pagadian Mayor Samuel Co. Sa eksklusibong panayam ng programang reaksyon, itinanggi ni Mayor na sangkot siya sa scam. Ang partisipasyon lang daw niya ay na magbigay ng business permit ang kanyang pamunuan. Pero sa mga litrato at video na nakuha ng programang T3, makikita ang kasama ni Mayor Co sa City Hall ang may-ari ng Aman Futures na si Manuel Amalillo. Makikita rin sa mga larawang ito na magkasama si Co at Amalillo. Sa panayam ng T3, inamin ni Mayor na maging siya ay natangayan din ng 5 milyong piso ng Aman. Gate pa niya, politikang motibo sa pagdadawit sa kanya sa issue. Marlene Alcaide, News 5.